isa sa mga gusto ko talagang balikan sa mga vlog natin is the show money issue dito sa Canada. At marami naman talaga sa mga kababayan natin ang nagnanais na makarating dito. Kaya lang iniisip nila yung salita kasi kumbaga this is 90s or 80s pa naririnig na natin. Bata pa ako, naririnig ko na yung ano eh, yung long 90s, yung salitang o mga salitang show money. Kapag mag-abroad kasi during that time, kailangan mo ng lump sum o kaya naman malaking halaga ng pera na ipakikita mo sa recruitment agency during that time, 1990s ito. At kailangan mong ipakita ito sa pamagitan ng ilang mga dokumento. At ito yung magpapatunay na kaya mong mag-abroad during that time. Kaya nabuo yung salita o tinatawag natin show money. Ngayon, marami pa rin sa mga kababayan natin ang naipako sa ganung kaisipan na kapag nag-abroad ka, kailangan mo ng show money. Pero ito ay binago ng Government of Canada sa maraming kadahilanan. At yun ang gusto kong pag-usapan natin ngayon sapagkat yung tanong ng kababayan natin na si Marv's Gaming. Sabi niya dito, "Sir, kailangan ba ng show money pag temporary foreign worker? Pag nag-apply po ba ng visa ang temporary foreign worker ay kailangan po ba ng show money?" So ito yung sasagutin natin at marami rin sa mga kababayan natin ang nagtatanong patungkol dito. So i-clear nga natin yung tinatawag nating show money. What is show money really? Na sinasabi niya nga dito na kailangan ba talaga ng show money. So iyon yung ating lilinawin at bibigyang pansin para nang sa ganon mawala yung kalituhan ano, na mga kababayan natin in terms of applying here in Canada. At talagang kailangan ba ng show money? Yun yung ating lilinawin in the sense na nandun pa rin yung konsepto na kailangan mo mag-produce ng salapin ng pera. Pero ano nga ba yung dahilan kung bakit kailangan mo ng salapi? So babanggitin natin yung ilang mga technical na issue pagdating sa tinatawag nating salapi o pananalapi pagpunta mo dito sa Canada, which is ang right term natin dito is the proof of fund. Hindi ginagamit ng Government of Canada yung salitang show money dahil pag sinabi kasi natin show money, just to show the money. Pero pag sinabi kasi natin proof of funds, this is in a form of liquid na pag-uusapan natin mamaya. Lilinawin ko to. Actually, may vlog na tayo pagdating dyan. Yun yung tignan nyo sa ibaba. May link tayo dyan. At panoorin nyo uli yan. Panoorin nyo yan kung hindi nyo pa napanood. Upang malinawan kayo sa kung ano ba yung tinatawag natin proof of funds. Dahil ngayon, ipapakita ko lang sa inyo yung isa sa mga, kumbaga, stream or pathway dito sa Canada na hindi na kailangan talaga ng tinatawag natin proof of funds o hindi na kailangan ng show money. Pero hindi ko nababanggitin muli yung show money sapagkat hindi ito yung term na ginagamit ng Government of Canada bagkos I will talk more on about the proof of funds. So hindi lamang ito at marami pang ibang programa ang Government of Canada stream or pathway na pwede yung galugarin, puntahan na wala naman talagang proof of funds. All you have to do is to scrutinize or to dig in sa CIC ano ba yung mga program nila na wala namang proof of funds na kahit na hindi namang ganung sapat, kalaki yung salapi mo ay makakarating ka pa rin dito sa Canada. Mahayaan mo, ang pag-uusapan natin dito is $13,000 up to $24,000 and so on and so forth. Depende sa number of families na may iwan sasama dito sa Canada. Punta tayo sa ating computer upang pag-usapan natin yung ilang mga pathway, yung ilang mga technical words in terms of proof of funds. Gusto ko kayong dalhin sa page na ito ng CIC. Ang sabi dito, proof of funds is how you show us that you have enough money to settle in Canada. If we invite you to apply, you must give written proof that you have this money. So, yung keywords natin dito ay show and then money. So, totoo po na may show money, pero ang technical terms na ginagamit natin dito is the proof of funds. Pag sinabi nating proof of funds, this is not just you're going to the immigration officers and then sasabihin mo, oh, ito na yung pera ko,
may dala akong pera dito at pwede na akong makapunta ng Canada. Hindi po ganun ka-easy lang yung pag-present ng tinatawag nating pera o ng salapi. Dapat meron kang proof na tinatawag sa iyong funds. That's why, technically, tinatawag po itong proof of funds. So, sabi dito, kailangan meron kang written proof na meron kang money o na sa iyo, nasa possession mo yung pera na iyon. That is what we mean or what this is what we meant about proof of funds. Iba po kasi yung sinasabi nating show money noong 1990s na kapag sinabi natin show money, nagpakita ka ng libreta, nagpakita ka ng bank statement, tatak, okay na. Dito po, pwede nilang gawin yung tinatawag nating scrutinization o pwede nilang gawin yung tinatawag nating proofing. Pag sinabi nating proofing, po pwede nilang i-verify sa mismong banko if you really have this kind of money. Ang pag-apply po dito sa Canada is always yung tinatawag nating honesty. Kaya nga, pag sinabi nating proof of fund, kailangan pag tumawag sila sa banko na kinuhanan mo, dapat may maisagot yung banko na kinuhanan mo ng pera, o I mean, ng bank statement, na ikaw nga yung tao na yon at mayroon kang ganung kalaking pera o halaga ng pera doon sa banko na yon under your account, under your name. So nabanggit ko na sa inyo noong nakaraang vlog natin yung patungkol dito, who needs proof of funds? So, ibig sabihin, may idea na kayo patungkol dito at kung kayo ay bago, pakinggan nyo pong mabuti ito kung sino ang nangangailangan ng tinatawag nating proof of funds. Sabi dito, you need proof of funds to meet the minimum requirements of the... Ibig sabihin, isa siya sa mga requirement ng mga program na ito. Kung nandito ka sa tinatawag nating Federal Skilled Worker Program at Federal Skilled Trades Program. So, yung dalawang main program na ito ng federal government, ito ay 1960s pa, 1970s pa, nung ilabas sa mga program na ito. And na-enhance lang na na-enhance yung mga program na ito. At isa nga sa idinagdag nila sa tinatawag nating eligibility para maging eligible ka na umapply dito sa Federal Skilled at Federal Skilled Worker Trades ay ang proof of funds. So, ibig sabihin, dapat meron kang pera sa banko under your name. At dapat liquid ito. When we say liquid, dapat na ita-transfer ito o transferable yung money mo from banking institution to banking institution o kaya naman from Philippines, for instance, to Canada o from Middle East to halimbawa sabihin natin Dubai to Canada. So, yun po ang ibig sabihin ng proof of funds. Therefore, kung mayroong mga taong nangailangan talaga ng proof of funds as their eligibility, mayroon din naman mga tao na hindi kailangan na tinatawag nating proof of funds. Sabi dito, you don't need to show that you have enough money to support yourself and your family if... So, sabi kasi dito, kailangan mo supportahan yung family mo kapag nandito ka sa ganitong program. These two programs here, yung Federal Skilled at Federal Skilled Worker at Skilled Trades. So, sabi naman dito, if you are applying under the Canadian Experience Class, ibig sabihin, nandito ka na at meron kang tinatawag natin sa stream or pathway o nandito ka sa ganitong pathway na Canadian Experience Class. Therefore, you don't need to show na kailangan mong supportahan kasi nandito ka na sa Canada and you don't need a proof of funds o yung slang term natin dito ay hindi mo na kailangan ng show money. Pero sabi ko nga, hindi na natin gagamitin yung show money na tinatawag natin, no? And number two, you're authorized to work in Canada and you have a valid job offer. Even if you apply under the Federal Skilled Worker Program or the Federal Skilled Trades Program. So, ibig sabihin, kahit na nandito ka sa dalawang program na ito, na Federal Skilled Worker Program and Federal Skilled Trades Program, basta mayroon kang valid job offer, therefore, you don't have to show a proof of funds. Ibig sabihin, you don't need to go to your bank na sabihin na, hey bank, kailangan ko ng bank statement, kailangan ko ng bank certificate para na sa ganun maka-apply ko sa Canada. So, you don't need that anymore. Unless, sabi natin, nandito ka lang sa program na dalawang ito.
Pero kahit na nandito ka, kung meron kang valid job offer, usually binibigay at tinatawag nating valid job offer kapag yung employer mo ay naka-apply ng LMIA, Labor Market Impact Assessment, at binigyan ka ng tinatawag nating job offer, therefore you don't need to present a proof of fund. Pero depende pa rin po yan sa program ng province o ng federal government. So, bibigyan ko kayo ng isang halimbawa na tinatawag nating you don't need a proof of funds. Isa sa mga requirements dito kapag nag-present tayo ng tinatawag nating proof of funds is that you have to keep your funds up to date in your profile. The system may find that you're eligible for more than one program. You don't always know ahead of time which program you'll be invited under. Tama po yun. Hindi natin alam, kaya nga dapat yung tinatawag nating bank statement natin, yung profile natin ay dapat laging updated sa banko. Now, ang tanong ng karamihan, eh Kuya Rod, magkano naman ang kailangan namin na pera? Para nang sa ganon, kung halimbawa nasa federal skilled kami at wala kaming job offer at napunta lang kami dito, magkano naman ang kailangan naming pera? So, to calculate the size of your family, you must include, number one, yourself, yung sarili mo as principal applicant, your spouse or your partner, dependent children, or your spouse's dependent children. So, ibig sabihin, kailangan mong i-include lahat ng taong ito sa iyong application at dyan nila kakalkulahin or dyan nila bibilangin yung amount of money na kailangan mo dalhin dito sa Canada using the bank statement or the bank certificate. At syempre, sinasabi pa rin dito na kailangan mo na i-declare yung asawa mo o independent children mo kahit na sila ay permanent residents na or Canadian citizens na, coming man or not coming dito sa Canada, kailangan mo silang i-declare. Bakit? Ano po ang gusto ng Government of Canada dito? Dahil, syempre, yung may iiwan mo doon, halimbawa, no, kakain pa rin yun. Susuportahan mo pa rin yun. Yung nandito, ay kakain pa rin sila. Susuportahan mo pa rin sila. So, therefore, kahit na nandito sila, nagtatrabaho na sila, kailangan i-declare mo pa rin sila na nandito sila at kailangan mo silang i-include sa iyong tinatawag na proof of funds. Okay, let's see the table, ano? Tingnan natin. So, number of family members, fund required or funds required in Canadian dollars, no? So, sa isang tao, for instance, kung halimbawa ikaw lang, at naka-apply ka sa federal skill or federal trade, kailangan meron kang 13,310 in Canadian dollars. O, kwentahin nyo lang po yan sa Philippine peso, no? So, habang nadadagdagan, halimbawa, ikaw may asawa, mag-asawa pa lang kayo, magiging 16,570. Halimbawa, ikaw, yung anak mo, asawa mo, o tatlo na kayo sa miyembro ng pamilya, kailangan mag-present ka ng 20,371,000 Canadian dollars, and so on and so forth po yan. So, ibig sabihin, bawat additional family member, meron siyang 3,586 Canadian dollars. So, ibig sabihin po, yan yung mga dapat i-prove ninyo sa tinatawag nating proof of funds in terms of the amount of money. Ano? So, ano naman po yung itinatanggap nila ng mga acceptable documents as proof of funds? Sabi dito, for proof, you must get official letters from any banks or financial institutions where you're keeping your money. So, ibig sabihin po, kailangan dun talaga sa banko mo ikaw kumuha ng bank certificate or bank statement. So, kailangan po sa letter, nandoon yung financial institution letterhead, nandoon yung kanilang contact information, nandoon yung pangalan mo, outstanding debts, credits, loans, whatever, include yung tinatawag nating bank investments account, lahat ay nandoon po, no? Typical na bank statement and bank certificate. Now, balik po tayo dito. You're authorized to work in Canada and you have valid job offer and you don't need to show you have enough money to support your family. Kasi nga, magtatrabaho ka na dito right away, no? So, bibigyan ko kayo ng isang halimbawa and we will proceed to SINP. So, gagawin natin halimbawa yung Saskatchewan Immigrant Nominee Program or SINP. So, mag-venture na rin kayo kung saan particular na province kayo naka-apply at meron din sila mga ganitong program, I'm sure. So, dito sa SINP, meron tayong apat na pathway or tinatawag nating stream. We have the International Skilled Worker, Entrepreneur Worker with Saskatchewan Work Experience, Farm Owner and Operator. So we'll go to this browsing SINP programs here.
Then ipabrowse natin sila by program, no? Yung apat na banggit na natin. Pero pupunta tayo dito sa International Skilled Worker. And then here, Saskatchewan Immigrant Nominee Program, International Skilled Worker. Tignan natin, ano, may mga eligibility tayo dito kung tawagin natin. Assess your eligibility. And then, bababa lang tayo dito sa pangatlo or pang-apat. So, tignan natin dito. International Skilled Worker Employment Offer. Let's click that. So, sa International Skilled Worker Employment Offer, ibig sabihin nito na mayroon nang nakareding job offer, LMIA ready or LMI ready ang employer mo at meron ka ng trabaho pagdating mo dito. Therefore, titignan natin sa eligibility. We'll click this eligibility here. So, ito yung mga qualifications. You may qualify for this subcategory if you live outside Canada, have proof of legal status in Canada, are not refugee, and you're not claimant of this. So, sabi dito, score of at least 60 points in Saskatchewan Immigrant Nominee Program Point Assessment Grid. Have at least 1 year work experience in the past 10 years. Have at least CLB4 sa language exams. Be eligible for Saskatchewan licensing. Ibig sabihin, kapag nasa trade ka, pwede ka magpa-license, kumuha ng certificates. Have an offer for a permanent full-time job in Saskatchewan. You will need a valid SINP approval letter to show proof. Employers must register with SINP and obtain the job approval letter. They will then provide a job approval letter to you if you meet their hiring qualifications. Sabi dito, no specific list of jobs. Po pwedeng NOC, A, B, or O. So, yun po mga tinatawag nating pwedeng maging puntahan ninyo or sa sector na ito, yung hospitality, sector project, or hard-to-fill skills pilot program. Okay. Napansin niyo po ba, wala yung tinatawag na sa eligibility, wala yung tinatawag nating proof of funds. Therefore, totoo po yun na dito sa Canada, may mga stream or pathway na wala naman talagang o hindi talaga hinahanapan ng tinatawag nating proof of funds. As long as meron kang tinatawag nating valid job offer letter from your employer, therefore, you can come to Canada without proof of funds. So, tignan natin para ma-verify pa natin mabuti, no? Required documents. Let's click that. Sabi dito, required documents are the following. Your identity. Identity mo lang. Mga valid IDs, documents, birth certificates, experience. Work experience mo lang. Dapat ma-meet mo yung tinatawag nating eligibility ng work experience ng isang employer at syempre ng Government of Canada and ng Saskatchewan. Academic credentials. Ibig sabihin, high school graduate, at syempre, meron tinatawag nating proof, transcript, or permanent records. Language ability. Dapat nag-exam ka. Meron tinatawag nating English exam or the IELTS. So, napansin niyo po ba, wala yung tinatawag nating proof of funds. So, therefore, ulitin ko, totoo yung sinasabi na hindi mo kailangan ng malaking pera sa mga ganitong stream to come here in Canada. So, I hope yung issue natin sa tinatawag nating show money na ito ay nasettle na natin at nawa ay mas gamitin natin yung salitang proof of funds instead of show money. Kasi pag sinabi nating show money, hindi ito nagko-commensurate sa tinatawag nating Canadian standards. So, ibig sabihin, kailangan may technicalities tayong sinusunod. And this is the bank statement kung nire-require ka or the bank certificate. I hope may natutunan kayo sa vlog natin ngayong araw na ito. Good luck and God bless sa inyong paghahanap ng trabaho papunta dito sa Canada. So, sana po ay nakatulong yung ating vlog ngayong araw. At malinawan tayo sa salitang proof of funds o show money na binabanggit natin ng mga lumang panahon. Pero sabi natin ay hindi na natin dapat binabanggit yung salitang show money sapagkat magkaiba ang ibig sabihin ng show money lang at ng proof of funds. Pag sinabi kasi natin proof of funds, nakita na natin ito. It's more on technical terms na ginagamit natin. At sana ay nakatulong yung vlog na ito upang nasa ganon ay maibsan kahit papano yung inyong mga iniisip na kailangan ko ng malaking halaga para mapunta ng Canada, which is not true.
Ibig sabihin, hindi naman talaga nangailangan ng napakalaki milyong-milyong salapi para makarating ka dito sa Canada. Kasi ito yung nagiging dilema ng mga kababayan natin pag nag-a-apply dito sa Canada. Eh, sir, mahal naman pumunta dyan. Milyon talaga ang ano halaga. May mga programang ganun, ano? Lalong-lalo na kung halimbawa yung malaki yung family mo at nangailangan talaga ng proof of funds. But it doesn't mean na doon ka nahihinto sapagkat may ibang criteria pa naman sa pagbuo ng tinatawag nating CRS o ng score ninyo, no? Meron yung education, meron yung English exams, kung may mga kamag-anak kayo dito, work experience lalong-lalo na. At syempre, kasama yung proof of funds. Pero sabi natin, hindi lahat ay mayroong o nagre-require ng tinatawag nating proof of funds sa mga nakaraang vlog natin. So I hope ay nalinawan kayo sa usaping ito at maraming salamat po sa patuloyong pagtangkilik dito sa RHOD'S channels. At syempre, mag-subscribe na kapatid upang na sa ganun ay updated ka sa mga videos na ipapalabas natin. Maraming salamat po at kita-kita tayo sa mga susunod na vlog. Paalam!